Bali, nag-change oil ako ngayong araw. At hindi to ako nagbukas, mga sir. Kung mapapansin nyo, instead na dito ako sa ilalim mag-open, dito ako nag-open sa gilid. Kung nabuksan ko na yan, mga sir, papakita ko lang sa inyo yung tinanggal ko ito. Ito kasing pinag-change oilan ko ngayon. Kulang ko lang isang taon na kung hindi nagbukas nito. Last year pa ako huling nagbukas nito. So gusto ko lang ipakita sa inyo, mga sir, yung pinagtanggalan ko. Bali, ito yung pinagtanggalan ko. Ayan. Meron siyang mga metal parts, mga sir, no? So, suggest ko kung mag-change oil kayo, dito kayo mag-open. So, kung nagtataka kayo, kung bakit may mga metal parts yung oil filter ko, may mga metal parts siya, mga sir, dahil last February, nagpalit ako ng block tsaka piston. Ayan, no, sobrang ano niya, sobrang dumi. So kung bago yung motor nyo, kakalabas lang ng kasa, pwede mangyari ito, mga sir, no? Which is normal naman, mga sir. Bali, normal lang yan kasi pag bago yung block mo tsaka piston, may mga matatanggal na ano dyan eh, maliliit na parts na pino ng pyesa. So ako, nagpalit na ako kasi ng block tsaka piston. So ito na yung nanggaling sa kanya, no? Ayan. Madumi siya, mga sir. Dapat itong filter natin ng oil strainer na tinatawag is dapat malinis to, mga sir, no? Kasi pag nagbara to, hindi aakyat yung langis papunta sa makina. Para ka rin natuyuan ng langis kung barado to. So ang ginawa ko, mga sir, last year pa ako ulit nag-change oil gamit dito sa gilid na butas. So I recommend ko, mga sir, is mag-change oil din kayo rito every 6 months or 3 months. Bisitahin nyo rin yung dito. Huwag lang lagi dito sa ilalim, no? So yun lang tip ko, mga sir, no? Every 3 months bisitahin nyo to. Mag-change oil din kayo rito. Kailangan malinisan to. So yan, kung mapapansin nyo, meron din siyang parang ano, may kaunting buhok ng aso kasi dito sa lugar namin maraming aso. So wala akong idea, mga sir, kung paano nakapunta yung buhok ng aso rito. So ang gagawin lang natin dito, mga sir, lilinisan lang natin to ng gasolina. Lilinisan lang natin to ng gasolina tapos okay na yan. So linisan na natin, mga sir. Takpakin din natin yung loob niya para walang tira-tira na dumi. So yan, mga sir, no, malinis na siya kumpara kanina. So okay na yun, mga sir, no? Malinis na siya. Bali, hindi ko pa siya ibabalik, ha? I-demo ko lang sa inyo kung paano ko siya tinanggal. Para matanggal niya siya, mga sir, kailangan nyo lang 17 mm, yan, ganyan.
So ang pain lang yung mga sir para matanggal mo, pataas lang. So sa case ko mga sir, meron akong impact wrench. Mas madali na, no? Sample lang to mga sir. Wala yung strainer dito, pinakita ko lang sa inyo. Applicable din to mga sir sa Aerox tsaka NMAX, no? Kahit sa mga Honda Click and Honda Beat, kahit sa mga Honda scooter, kung di ako nagkakamali, meron din silang gantong disenyo mga sir, no? Ang tawag dito is oil strainer, o yung salaan ng langis, no mga sir. Okay, pagkatapos nating malinis yung oil strainer, sa pagbabalik niya mga sir, madali lang to, no? Yung position ng takip niya, pag ganyan lang, tapos sunod mo yung spring, tapos sunod mo yung strainer. Yung strainer kailangan nakapasok sa loob ng spring. Yan. Bali yung plastic ng strainer na kulay itim, kailangan ito yung nakapasok dito sa loob. O bali, nakaganyan siya. Yan. So balik na natin mga sir. Itutulak mo lang yung spring, tapos ang ikot is pa clockwise. Limitan natin ng konting impact. Huwag masyadong maigpit mga sir, no, kasi nasisira to. Yung katamtaman lang. Check natin yung lock nya. Okay na yan mga sir. Para hindi kayo magaya sa nangyari sa motor ko na dumumi yung oil strainer, linisan nyo lang siya every 3 months to 5 months mga sir, no? So buti na check ko kaagad na agapan ko, kasi kung hindi natin agapan at nagbarado dito, hindi aakit yung langis papunta sa piston tsaka sa block. Mangyayari dun para tayong natuyuan ng langis dahil barado dito. So mas maganda regular i-check nyo to mga sir, no? Every 2 months, every 3 months, okay yan mga sir. Di naman siya agad-agad nagbabara din. If in case lang, no. Lalo na importante sa mga nagpalit ng block tsaka piston, i-check nyo kaagad to pagkapalit nyo ng block tsaka piston, no. So okay na yan. Magsasali na lang ng langis. Nga pala yung gamit kong langis mga sir, no? Kicks scooter 5W40, fully synthetic na siya. 1 liter to mga sir, pero 800 ml lang yung nilalagay ko.
salamat sa panonood mga sir.